Hello mga ka-garden, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nicelle and welcome po sa isa na namang kaalaman dito po sa Soil and Garden. Today, ang pag-uusapan po natin is about mulching. So, what is mulch po ba? Yun pong mulch, yun pong ginagamit natin na pang-cover sa soil ng ating mga plant. Nagmo-mulch po tayo for 3 reasons. Yes, meron pong tatlong dahilan kung bakit tayo kailangan mag-mulch sa ating mga plants. Unang-una, ang mulch po ay tumutulong po para mag-retain ang moisture sa ating plants. Dahil most of our plants, especially yung sa mga indoor plants, ay gusto po nila na moist yung soil. So para ma-achieve po natin yun, ay dapat po meron po tayong mulch. And isa pa po is, ang mulch ay tumutulong din para hindi po madaling mag-dry yung soil. So tipid din po siya sa tubig. Hindi po natin kailangan mag-dilig everyday pag yung soil po is moist po siya. And then, another reason is, yung mulch po ay tumutulong po na ma-prevent ang paglapit ng mga peste doon po sa ating mga halaman because hindi po nila nakikita yung soil. Nakakover po kasi yung soil, so hindi po sila na-attract sa ating mga halaman. And the most important benefit of mulch po sa ating mga halaman is nagbibigay po siya ng nutrients sa ating mga plants. Especially if yung ating mulch na ginagamit ay mga organic po like compost, vermicast, wood chips, and eggshells, and also banana peels. So, yun po lahat ng yun ang ginagamit kong pang-mulch sa aking mga halaman. So, ipapakita ko po sa inyo yung pag-mulch ko. So, ito po, balat ng saging. Maganda din po ito pang mulch dahil punong-puno po siya ng potassium. Kanina ko lang po binalatan yung saging. Pagkatapos ay hiniwa ko po siya ng maliliit. Ito po, parang 1 inch yung laki niya. Okay, so ang atin pong unang gagawin is i-cultivate po natin yung soil. Dahil medyo matigas na po siya. Then, ilalagay na po natin yung mga balat ng bananas. But, hindi lang po to ang ilalagay natin. Kailangan po nating lagyan siya ng cover. Kasi po, hindi po advisable na we will leave this uncovered na ganito lang. Kasi po, may tendency po na lalapitan po to ng mga fungus. Kasi nga, magdidikay pa to sila eh. So, kailangan hindi po siya exposed. So, kailangan po siyang lagyan ng soil. Ito po. Ito pong soil ko, ay hindi po talaga siya soil kasi compost po to siya na ipa and meron na po siyang dumi ng baboy dahil galing nga po siya dun sa aming babuyang walang amoy. And kung makikita po natin is napaka-dark po niya. Ang sabi po nila, the darker the soil, the more nutrients it has. So ayun. So, kailangan hindi po kita. Ayan. Kailangan natatabunan po lahat. And kung itong plants natin ay ilalagay natin indoors, of course, kailangan natin maglagay pa ng ibang mulch dito. Pwede marbles or pebbles, ganun po. Para hindi po siya exposed. Hindi po exposed yung soil niya. Dahil, baka po matitempt yung ating mga furry friends and anong tawag nun? Scratch po nila yung mga soil. And so here, we'll do the same thing. Cultivate the soil. Then put the banana peels. Then tsaka po ang compost. Pwede naman po eh. Any compost kung ano pong meron sa inyo as long as magandang compost po siya okay po ang ating plants doon.
So here we have eggshells. Ayan, dry na po to. Hindi po to bagong gamit ng mga eggshells. Pag meron po kayong mga eggshells, huwag nyo pong itapon. Ida-dry nyo lang po sila. Pwede nyo ibilad sa araw. And then, pag tuyo na po siya, is i-crush lang po natin into small pieces. So, hindi naman po kailangan na pinong-pino po siya. Ang importante is magiging crushed lang po siya. So, itong ganito ay okay na po siya. So, ito po ating eggshells ay ilalagay po natin dito po sa ating mga caladiums because gustong-gusto po ng mga caladiums ang eggshells para po hindi po makalapit yung mga slugs dahil very sharp po itong ating mga eggshells kaya yung mga slugs ay hindi po nakakalapit sa ating plants especially sa caladium pag eggshells po ang ginamit nating pang mulch. So, atin lang pong i-cultivate yung soil para po magiging aerated po siya. And then, bago po tayo maglalagay ng eggshells, para sigurado pong may nutrition po din ang ating plants, ay maglalagay po tayo ng compost. So, ito po yung compost ko. Ipaputo siya, tapos meron pong dumi ng baboy galing sa aming babuyang walang amoy. So, ilalagay po natin siya dito. Here, sa ibabaw. Ayan. Hindi naman po kailangang punong-puno. Dapat hindi po siya umabot sa rim ng ating pot. So, saka na po natin lagyan ng eggshells. So, ayan na po siya. Yan. Okay na po yan. And then, second is this Amazonica. Tingnan nyo po. So, laki ng dahon. And meron din po siyang flower. Ayan. O, diba? Ang ganda niya. Pero, look at the soil. Wala na po siyang mulch. Kailangan po natin siyang i-mulch. So, cultivate lang muna natin yung soil. Meron palang bato. Then, maglagay ulit tayo nitong compost. Tapos, saka po natin lagyan ng this, wood chips. Yes, maganda po ang wood chips na pang-retain ng moisture ng ating mga plants. Ito pong wood chips natin ay composted na po siya. Hindi po ito bago dahil pagbago is mainit po and nakakasunog po yun ng ating plant. So, matagal na po ito sa amin. Kaya ayan, tuyong-tuyo na po siya. So, saka natin ilagay dito kay alocasia. So, ayan. Ito na po siya. Ayan. Hindi na po kita yung soil niya. Ayan po si alocasiang maganda. And then, next is this aglaonema. Si aglaonema anyamani. Cultivate natin. And then, saka natin ilagay itong compost. So, ito naman po si anyamani ay hindi ko na po lalagyan ng iba pang mulch. Okay lang na itong compost lang po ang ilalagay natin para maipakita ko rin po sa inyo na okay lang po siya kahit yung compost lang na wala na pong ibang things. So, ito po si alocasia na may wood chips. Ito rin po si caladium na merong eggshells and si aglaonema na merong compost lang. And then, ang mahalaga po is hindi po natin dapat pupunuin yung ating pot. Dapat meron po tayong 1 inch na distansya dito from the top or from the top of the rim para po pag nagdilig po tayo is hindi po lalabas tong ating mga
ano, mga mulch. Okay? Ayan po sila. Sana po ay nagustuhan nyo ang video natin today. And if you like it, please click the thumbs up. And also, pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo para po updated kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And also, hit the notification bell para po ma-inform namin kayo when new videos are up. So, abangan nyo po yung ating susunod na video. It's all about mga natural na pandilig ng ating mga tanim na nakakataba po sa kanila. And makikita lang po yun sa ating kusina. Hindi na po natin kailangan bumili pa ng mga fertilizer just to make our plants healthy and beautiful. But mga patapon lang po yun sa kusina. So until next video po, thank you for watching. Happy gardening! Bye!